po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng 24 na linggo sa pangkanamang panahon. At ngayon, araw ng ating pong Hesus Nazareno. Ialay po natin ang misa natin ngayon para sa ating pong Hesus Nazareno at para rin sa ibang mga intensyon. Isama natin ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang namana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay may kasamang mga alagad at ang iba noon ay mga kababaihan na ibig sabihin ang ating Panginoon ay tumatawag sa ating lahat sa isang paglilingkod sa kanyang pangalan. Kuminsan sa buhay natin, atin pong nakalimutan ang sentro at siyang pinakadahilan ng ating buhay at paglilingkod, ang Panginoong Hesus Nazareno. Kaya sa ating kawalan ng saysay, sentro at batayan sa buhay dahil tayo na palayo sa Kanya, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng anak ang cross at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, anitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit panganag di pana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananali, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Upang siya ay mabuhay na hindi na magwawakas. At sa labi ng bibingan ay hindi na mapasadlat. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, iyaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan.
Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo. Araw ng ating pong Jesus Nazareno. Araw ng ating pagpasalamat at araw ng pamintuhong sa Kanya upang tayo na nabigyan ng biyaya o umaasa ng mga biyaya sa buhay ay ating makamtan ang ating inaasam. Pero, mayroon pong mga tanong ang ating mga pagbasa ngayon. Kanino ka nagmahal ng tunay? Kumisan itong pagmamahal, sabi niya, mahal ko yan. Pero, kung minsan ang tao ay ang tunay na nasa puso niya ay ang mga pangangailangan na personal. At itong pangangailangan personal ay kung minsan ito ang kayamanan. Kaya ang ating mga pagbasa ngayon ay isang paalala sa atin. Ang kayamanan hindi madadala natin sa kabilang buhay. Ang kayamanan ay siya pang hadlang sa ating pakipag-ugnayan sa tunay na makapagbigay sa atin ng kaligtasan, ang Diyos. Kaya po sa ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 12, sinasabi ni San Pablo na magkaroon ng mga mithiin ng kabutihan. Ngunit huwag aasa na magpayaman sapagkat ang kayamanan ay siya pang dahilan sa lahat ng mga kasamaan.
Hindi ba kung minsan ang tao dahil sa kanyang pagnanais na yayaman, kung minsan nakalimutan niya ang kanyang kapwa, kung minsan siya ay nangurakot, kung minsan ay gumagawa ng masama, kung minsan wala na siyang iniisip kung paano lang magkapira, kung paano lang magpayaman. At iyon ang nagpapasama. Kaya sinasabi sa ating unang pagbasa ay masadlak pa sa paghihirap dahil ang kayamanan ay siyang punot dulo ng mga kasamaan. Ganun din ang sinasabi sa ating Salmo 48 na hindi po na nagbigay ng kagandahan ang kayamanan. Dapat ang kayamanan dito sa mundo, dapat ang mga bagay-bagay dito sa mundo ay para sa ating pagpapaunlad sa ating una, relasyon sa Diyos. Pangalawa, relasyon sa ating buhay, sa pamilya at higit sa lahat sa ating kaligtasan. Ngunit kung ang ating puso ay kuminsan lagi lang nagtatanong, anong mapapala ko diyan? Kuminsan may isang tao na, ano bang ginagawa mo? Kuminsan wala siyang ibang iniisip kung paano yayaman, kung paano yayaman pa, bahala na ang iba. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Beso 1 hanggang 3, ipinakita ng ating Panginoon ang dalawa na ginagawa ng kanyang mga tagasunod. Ang unang tagasunod ay ang 12 na mga apostol at ang kanyang mga disipulo na kung saan sa bawat bayan at nayon, ang ating Panginoon ay pumupunta upang, number one, ipangaral ang paghahari ng Diyos. Number two, ay palayasin ang demonyo o masamang espiritu. At pangatlo, pagalingin ang lahat ng karamdaman. Ito ang ginagawa, hindi lang ng 12. Ngunit ngayon ay nakikita natin, pati mga kababaihan, gaya nila ni Maria Magdalena, gaya nila Juana, gaya nila Susana, at iba pang mga kababaihan, na ibig sabihin, lahat ng tao na basta't sumusunod sa ating Panginoon, lalaki man o babae, matanda man o mas bata, ay magpapahayag ng paghahari ng Diyos, hindi ang pag-unlad sa mga material na bagay dito sa mundo, sapagkat hindi po yan ang magdala sa atin sa tunay na kaligtasan. Diyos lang at Diyos lang ang tunay na yaman natin. At kung Diyos ang ating tunay na kayamanan, hindi po tayo tumitingin ng iba't ibang mga kinahumalingan sa mundo na siyang kuminsan ang pinakadahilan ng mga katiwalian ng mga hindi kanais-nais na mga ginagawa ng iba't ibang tao dahil sa kayamanan. Tingnan niyo bakit ang tao ay mabisyo. Tingnan niyo bakit ang tao ay nagiging kurakot. Tingnan niyo kung bakit ang tao ay ganyan. Kuminsan nakalimutan na ang Diyos. Dahil sa mga paghangad ng material na bagay. Nung tayo'y pinanganak sa mundo, pinanganak ba tayo na may ginto, na may pilak, na may kayamanan? Hindi. Hubad. Walang dala ang ating kapanganakan. Kung tayo'y pupunta, babalik sa Panginoon, dala ba natin ang kayamanan? Hindi. At ulitin ko po, ang Diyos lang ang tanging kayamanan natin. Alamin natin na kung saan ang ating kayamanan, doon ang ating puso. Ibig sabihin, kung ang tanging yaman natin ay ang Panginoon Diyos, ang ating puso ay nasa Diyos. Kung ang ating iniisip lagi at kinamalingan sa buhay ay ang kayamanang makalangit sa Diyos, ang ating mga pag-isip, ang ating mga tunguhin, at ang ating mga adikain. Walang iba. Diyos ang siyang sintro ng buhay. Diyos ang siyang magbigay sa isay. Diyos rin
ang magbigay ng tunay na kagalakan, sapagkat siya naman ang may kapangyarihan, siya naman ang makakagawa ng lahat ng bagay, lalo't higit na ang kayamanang mga langit. Kaya mag-impok sa kalangitan sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, sa pamagitan ng mamuhay na mabuti, sa pamagitan ng pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, pagmamahal sa kapwa, kanyang pagmamahal sa sarili, at ang pagkaroon ng habag, awa, malasakit, at mabuting gawa upang ang ating ugali ay nagpapahayag na ang Diyos at Diyos lang ang tunay na kahulugan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, itulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng hirap ng pagnanakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at sa krus ay paalala sa atin ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isip, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon na ay makamit ng ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May payag dinawa namin ang katotohanan ito sa pangitan ni Jesus Nazareno. Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Mula
tayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, sikap pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa tambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kaya aming pasalamatan. Yung pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig, ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya ay nadaig at ng masunuring anak mo. Kaya kaysa namang yan sisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagubunyi sa kadakilaan. Siluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu yung banal na makalug na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay, tunay pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisahan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ristimel, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin managaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salamin. Bigyan mo kami ngayon. Daling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggaluban ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na cross na nagbibigay buhay ay iyong hatid sa pagkabuhay sa kalahatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsiya o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mahihirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Para po sa lahat na narito at lahat na mga naglilingkod, lahat na kiss sa atin, plakpakan po natin ang lahat para sa pagpugay, pagpupuri sa ating Pong Jesus Nazareno siyang nagbigay sa atin ang mga biyaya ng kaligtasan. Ngayon po ang pasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay ng pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inaigusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May tingtaglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos! Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno.